isang taon na ang nakalipas matapos pumutok ang bulkang Taal, pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng pabahay ang ilang apektadong pamilya sa Talisay, Batangas. Nasa frontline ng balita niyan si JC Cosico. Sa araw na ito noong 2020, nagulantang ang marami sa pagsabog ng bulkang Taal. Malaking bahagi ng Luzon ang nabalot ng abo. Isang taon ang nakalipas, tila wala ng bakas na nangyaring kalamidad dito sa Talisay, Batangas. Sa pagputok ng bulkang Taal noong isang taon, nabalot ng putik at abo ang malaking bahagi ng Talisay, Batangas. Pero ngayon, kulay berde na at kita na ang mga sanga ng puno na ayon sa mga residente ay senyales ng patuloy nilang pagbangon. Medyo nagsasariba ng mga paligid. Dati talagang isang roller ang taas ng putik dito mismo, dito sa tinutuntungan natin. Saka ang dagat niyan ay ma-atras pa ang tubig doon. Pero kung ang kapaligiran nakabawi na, ang mga residenteng ito, hindi pa. Isang taon na sila nakikisilong sa evacuation center na ito matapos mawala ng bahay at hanap buhay sa pagsabog ng Taal. Ang dating tour guide sa Volcano Island na si Sarah Jane Ala, hindi pa rin makalimutan ang pinagdaanan. Kapapanganak pa lang kasi niya noong sumabog ang bulkan. Mahirap po sir kasi sariwa pa yung sugat ko. Tapos yung pagsakay sa bangka, mahirap din po sir. Yung mga anak ko, ako rin po lang nagkarga sa kanila, yung baby ko. Yung dalawa naman po, hindi ko sila kayang kargain kasi nga po si Sarian. Kaya mahirap, baka po bumukay yung tahi. Sa mga tent na ito, nagsisiksikan ang nasa 2 hanggang 3 pamilya, gaya nila si Larina. Ako yung pong aming kutsyo, nahigaan po namin dito. Ito po nga pong kutsyo, nahigaan namin. Paano po ang sistema paggabi dyan? Eh, ang higa po namin paparto. Dahil? Dahil kami yung apat, hindi ho magkakasya din ang apat. Siksikan? Siksikan ho kami din. Mahirap po ganun? Mahirap po. Dahil? At baluktutan. Ginagawa na ng paraan na LGU ang pabahay ng mga apektadong residente. Kaso nga lang, sumabay ang pandemya. Possible na ito ay magawa within this year kasi syempre may mga biddings pa yan, pero may lupa na. Then as far as I know, sisimulan itong proyekto siguro itong quarter ng 2021. Bakit po umabot na isang taon konsi? Alam na naman dahil sa dami rin naman ang pagsubok na dumaan sa ating bansa, nagkaroon din tayo ng pandemic. So yung procurement na ginagawa at the same time, yung pondo talaga ay hinanapan pa kung saan pwedeng ikarga yung nasabing pondo para doon sa ating mga kababayan na nasa lantaan ng Taal Volcano. Sa ngayon, nasa Alert Level 1 pa rin ang Taal Volcano at No Man's Island pa rin ang mismong Volcano Island. Nakahanda naman ang provincial government sakaling muli itong pumutok. Yun nga lang, aminado sila mas magiging mahirap ang pagkilos dahil sa problema sa pondo, lalo't mayroon pa ring pandemya. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5.